kalangitan ko sa Region 7 hanggang Region 31. Masakit ang ginawa mo sa akin. Tinulong mo ang isip ko. Sinira mo kinabukasan ko. At higit sa lahat, pinapunta mo ako sa mga bisyong walang hiya. You'll never be a part of my life forevermore. Mahirap akong kalabanin. Lalaki ka lang sa buhay ko. Minahalang kita. Wala kang karapatan na humusga sa buhay ko. In the first place, I have made it with my own. What I have on. No. Please. Ang pagkakaalam ko sa sarili ko ay bukas ang lahat ng pintuan sa lugar na ito at pwede ako makapasok anytime at pwede rin ako makalabas anytime. Kumusta ka naman? The same as usual. Life is wonderful. Life is precious. And life is powerful. Kumusta yung love life mo? I don't like man. I hate boyfriend. But I like happiness in my life. God bless you. Oh, you don't call me that. Hindi ako mamamatay. Thank you.
ating tunghayan ang naging kwento ni Ella ngayong linggo ng gabi sa Kapuso Mo, Jessica Soho, na kung saan ito ay humiling sa langit upang mapansin ng isang lalaki ng dahilang sa simbang gabi. Ayon pa sa salaysay ni Ella, unang gabi ng simbang gabi ay nakaupo siya sa bandang unahan. May nakita siyang isang lalaki. Ito raw ay gwapo. At nung nakita niya ito, ay doon na siya napaniwala sa love at first sight. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit gusto niyang makumpleto ang simbang gabi. Sabi raw kasi nila na kapag nakumpleto mo ang simbang gabi, ay pwede ka nang mag-wish at ito ay magkatotoo. Kaya siya ay nagdasal na kung pwede ay iregalo na lang daw ito ngayong darating na Pasko o di kaya sa kanyang birthday. Pero ang hindi inakala ni Ella nang malaman niya na ito palang si Rick ay isang seminarista. Kaya hindi natupad yung wish niya kasi magpapare pala ito. After 2 years ay nakita ulit sila ni Rick sa summer team building. Doon sila nag-start na maglokohan, magbiruan, at minsan ay nahuhuli pa raw ni Ella na patingin-tingin ito sa kanya.